puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kung hindi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ang galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga minamahal kong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo na sinabi ng 72 na alagad, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo, sa pangalan ni Jesus. Pinapaalala po sa atin ngayong araw na napakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Tuwang-tuwa ang mga alagad sa kanilang nagagawa sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At dito ko po gustong simulan yung ating pagninilay sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Kapag nagbibinyag po ako, ang una ko pong binibigyang halaga ay yung pangalang ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung minsan, parang hindi na iniisip ng mga magulang yung ibinibigay nilang pangalan sa kanilang mga anak. Minsan po may isa akong paring nakausap, nagkakakintuhan kami tungkol sa binyag. At sabi niya, ang pinaka nagulat siyang pangalan na ibinigay sa batang bibinyagan niya ay Pikachu. Sabi ni Father, sigurado ka ba dyan sa ibibigay mong pangalan sa anak mo? Baka paglaki niyan ay loko-lokohin lamang iyan. At ipinapaalala ko po sa kanila na nung panahon ng Panginoon nating Jesus, nagbibigay ng pangalan, kaakibat nun ay yung kanyang identity at mission. Kaya yung ating Panginoon, alam niyo po ba ang kahulugan ng pangalang Jesus? Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay God Saves.
Kaya ang buhay ng ating Panginoon, tunay na pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Tunay na makapangyarihan ang pangalan at buhay ng ating Panginoon. Ako po, ang pangalan ko din po ay Jesus. Kapag nagpapakilala po ako ng bata ko sa aking mga teachers, palagi nilang sinasabi, ang ganda naman ang pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo. Napapagalitan pa rin po ako. Pero ibang pangalan na po yung ginagamit nila kapag papagalitan ako. Napakapangyarihan po talaga ng pangalan ni Jesus. Hindi nila nagagamit para pagalitan ako. At nung tumatanda na po ako, unti-unti kong nakikilala kung sino ba si Jesus. At ako na rin po mismo ang nahiyang maging dahilan para madungisan yung maganda niyang pangalan. At sa totoo lamang po, naging inspirasyon ko po ang aking pangalan, ang pangalan ng Jesus Nazareno, para pumasok ng seminaryo at piliing magpari. Dahil ninanais na rin ng aking buhay na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi lang po sa akin na may pangalang Jesus ang misyon na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Katulad ng mga alagad po, dala-dala natin ang pangalan niya sa pamamagitan ng ating binyag. Ibinibigay sa atin ang bagong pangalan, ang pangalan ni Kristo, kaya tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. We have the name of Jesus. At sa pamamagitan ng binyag, dinadala na natin sa ating mga buhay ang pangalan at presensya ng ating Panginoon. Kaya sana yung ating mga buhay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Sana sa pamamagitan ng ating mga buhay, napapalayas yung kasamaan, mga masasamang espiritu na gumagala sa mundo. Sana sa pamamagitan ng ating mga buhay, na iaalis yung mga puwersa ng kasamaan na nasa ating mundo, na nasa ating mga tahanan, at saan, kung saan-saan mang lugar na tayo ay pinapadala ng Panginoon. Kaya ang magandang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, matingnan yung ating mga buhay. Ako ba ay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos? O ako ay nagiging daan upang lumaganap pa yung kasamaan sa mundo? Magandang tingnan yung ating mga kilos, yung ating mga pananalita. Nararanasan ba ng ating mga kapwa ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga buhay? O dahil sa kilos ko at salita, ay nalalayo ang iba sa kaligtasan? Magandang makita po ito, mga kapatid, upang unti-unti nating mabago yung ating mga kilos, yung ating mga pamamaraan, yung ating mga buhay, para sa ating kapakanan at sa kapakanan ng mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy nawa natin na hayaan si Jesus na maghari sa ating mga katauhan upang maranasan ng iba ang kanyang kapangyarihan na nakakapagligtas ng ating mundo. Amen.